Hi everyone! Welcome to My Goodness! Today, gagawa tayo ng palamig. O yung iba ang tawag nila ay sagot gulaman, yung iba naman gulaman, kung gulaman lang yung ilalagay natin. I-share ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng sagot gulaman na dati ginagawa ko siyang business, lalo na kapag summer, o kaya naman ay ginagawa ko siya tuwing meron kaming handaan sa bahay. Ito yung ginagawa kong drinks. At the same time, kapag meron kaming mga outing, ito yung binibitbit ko. Unang-una yung gagawin ay magluluto tayo ng gulaman. So, you have the option na bumili na lang ng gulaman na nabibili sa mga palengke. Kaya lang, walang lasa yung gulaman sa palengke. Pag tinikman mo, masyadong matabang. So, kaya ang ginagawa ko, nagluluto talaga ako ng gulaman, kasi madali na lang naman gawin ito at meron na tayong mga gulaman powder. Na dati, ang ginagamit ko pa nga ay yung gulaman bar. Normally, ang ginagamit ko ay yung red unflavored jelly powder. Minsan naman green. Okay, so umpisahan na natin. Magsusukat kayo ng 6 cups of water. Ilalagay natin yung sugar. And this is 1/2 cup. So I'm using light brown sugar, pwede rin namang brown sugar or white sugar. Then ilalagay natin yung ating gulaman powder. So guys, hindi ko pa binubuksan yung kalan. Kailangan matunaw muna ito bago natin i-open yung ating kalan. So dahan-dahan lang ang paglagay para siguraduhin matunaw muna bago nyo ilagay lahat. Okay. Minsan may mabibili kayo na buo-buo yung powder. Meaning, medyo matagal na yon. So, once na-mix nyo na yun, guys, makikita nyo naman na wala nang jelly powder na buo-buo kayong makikita. Pwede nyo nang buksan yung inyong kalan. Pero, kailangan nyo ng continuous mixing nito. So, hindi nyo po pwedeng iwan yung inyong niluluto kasi mabilis itong magbuo-buo. At pag pumalpak kayo dito sa inyong gelatin, makikita nyo buo-buo yung itsura ng inyong gulaman. So, hindi siya magandang tingnan. We'll just let it boil. Pag makapag isang boil na yan, okay na. Makikita nyo may mga granules pa. So, mawawala na yan later. Pag naluto na. So, wala na kayong makikitang mga granules na ganyan. Palamig na gagawin nyo, guys. Pwedeng gulaman lang. Pwedeng samahan nyo ng sago. So, depende sa inyo. Kung pang benta, minsan mas okay na kapag gulaman lang. Kasi, mabibenta nyo lang ng mura. Like, 10 pesos per 12 ounce cup. Malaki ang kita dito. Lalong-lalo na magsa-summer. So, mabenta to. Lalo na kung meron kayo mga home business, nagtitinda kayo sa harap ng bahay nyo, samahan nyo ng palamig. Okay, so, pakuluan mo lang ng isang beses. Just let it boil. At patayin mo na yung apoy. Pwede na yun. Basta wala ka ng nakikitang gelatin na kumakapit sa sandok. Ayan. So, kumukulo na. Pwede ko nang patayin. So that's it. Luto na yung ating gulaman or gelatin. I have here yung aking paglalagyan ng gulaman. So dito ko siya palalamigin. So any pan will do as long as hindi maglilik. Lalagay lang natin ito dito. So, itabi lang natin ito para lumamig. Okay, so the same pan na ginamit natin, pwede nating lutuin yung ating sago. Now, ang binili ko ay luto na. So, this is just 1 cup na nabibili sa palengke. Pwede rin kayong magluto nito. May nabibili na sa grocery or sa palengke na pwede nyong lutuin. Kaya lang kasi, I would recommend bumili na kayo ng luto kasi mas matagal siyang lutuin
at matakaw sa oras. Kaya normally, pag gumagawa ako nito, bumibili lang ako ng luto na na sago. You can choose from the smallest, kagaya nito, o yung normal, regular size na sago. Then, lalagyan lang natin siya ng konting sugar kasi walang lasa yung binibili sa palengke na sago. We'll just let it boil. Ito eh, para magkaroon siya ng magandang color. At hindi siya color white. Yung mga sago na binibili sa palengke, may mga puti pa yung gitna niyan. So, medyo matigas pa. Kaya kailangan iboboil mo siya talaga. To the point na hindi mo na makikita yung puti. Yan o. Kikita niyo ba guys? Ayan, may mga puti pa siya. Okay. So, boboil lang natin ito. Saglit lang ito guys gawin. Para malutong mabuti yung sago. Kung mas gusto nyong bumili ng luto na, okay lang yon. Mas gusto nyong gumawa from scratch, yung kayo yung magpapalambot ng sago, pwede din naman. Kaya lang, it takes too much time to boil at saka yung matagal talaga siyang palambutin. Like, para kang naglalaga ng munggo. Pero kapag hindi nyo niluto sa sugar, madali siyang mapanis. At saka, nakakatulong yung pag-boil sa sugar para maging chewy yung ating sago. So, okay. Pwede na to, guys. Tingin ko na. Ayan. So, just boil it for 2-3 minutes. Ito yung itsura ng ating sago. Ayan. Alright, set aside natin ito. So, with the same casserole na ginamit ko, magluluto naman tayo ng arnibal. So, meron lang akong 1 kilo of brown sugar. So, pipiliin nyo talaga yung dark brown sugar. Okay. Lagay nyo lang dyan. O yung 1 kilo. And then, just add 2 cups of water. So, gagawa tayo ng arnibal. Okay, and we'll let this boil. Haluin lang natin. Kailangan nating i-mix kasi para hindi masunog sa ilalim yung sugar. Palalaputin natin ito hanggang matunaw yung lahat ng sugar granules. Yan, makakapanyo naman siya guys kung marami pang granules. Ayan, so guys, wala na akong nakakapang sugar sa ilalim. We'll just let it boil for 3 to 5 minutes. Ayan, so guys, oh, ganyan lang yung pagkulo niya for 3 to 5 minutes. Kailangan kasi medyo mag-thicken yung ating arnibal. Check nyo lang. Pwede na to. So, patayin ko na. Ayan o. Basta napaboil nyo lang ng 3 to 5 minutes. Okay na yan. Okay. So, isi-set aside lang natin yan para lumamig. Okay. So, guys, ito na. Malamig na yung ating arnibal. So, after nating lutuin, kailangan natin siyang palamigin. Ay, pag malamig na, sasalain natin ito. Okay, kasi yung brown sugar, maraming dumiyan. May mga buhangin, so kailangan salain para hindi mapasama dun sa maiinom natin. Tsaka makikita yan dun sa baso. Yan o. Ang daming okay. Yan, so guys, kagaya niyan. Daming buhangin. So yan yung sasalain natin. Yung pansala ko na ginagamit guys ay
pino, pwede rin tela. Pwede rin cheesecloth yung gamitin yung pansala. Kasi mas maraming masasala yon na mga buhangin o kaya yung kagaya niya, no? Okay. So, pwede na to. So, after nating salain, lalagyan natin to ng vanilla flavor. So, this is the brand that I'm using. Pwede naman kahit anong brand na makita nyo sa palengke, sa grocery din. Pero, dapat yung ganito, vanilla flavor lang, hindi vanilla extract. And I'm only using the artificial one. Hindi talaga siya vanilla flavor. Kasi gagamitin natin yung isang bote nito. So, nilahat ko yung isang vanilla flavor. Mapapansin nyo, yung inyong arnibal magiging malapot. Okay, so mix nyo lang. Para humalo yung arnibal dun sa vanilla. And then, lalagyan natin siya ng banana essence. So, ito yung like ko nilalagay sa palamig talaga. Lalagyan lang natin siya ng 1/2 teaspoon. And then, later on, pwede nyong dagdagan kasi nag-evaporate yung amoy nito eh. Pero, konti-konti lang dapat. Yan, pag na nilagay nyo na yung banana essence, maamoy nyo na yung amoy ng palamig. Ang bango. So, guys, pwede nyo na tong i-store. So, ito siya. So, pag may mga special occasions, ganyan yung ginagawa ko. And then, gagawin natin dito sa ating gulaman. Hiwain lang natin. So, ganito yung ginagawa natin sa kanya. So, ito yung mga best partner. Kung meron kayong mga business na squid balls, kikiam, or meron kayong barbecue na tinda, so, dyan namin siya pinapartner. Kasi dati nagtinda rin ako ng barbecue at saka mga squid balls. So, ito yung partner niya talaga. At maganda ang kitaan dito sa palamig. Walang lugi dito. Kaya mas matipid kung ikaw ang gagawa ng sarili mong gelatin. Dahil ang isang powder ng gelatin is around 15 to 17 pesos lang. Kesa pagbibili kayo ng per piece na gulaman, normally, 10 pesos ang isa. Maliit lang yun. So, marami kayong magagawa kung kayo yung gagawa ng gulaman nyo. Okay. So, pwede nyo i-chop na lahat ito and then store nyo lang sa ref nyo. Kailangan lahat yan ay malamig. Ito na yung ating palamig. So, normally, ganyan ang setup ko kapag may handaan dito sa bahay. So, maglalagay ako ng sago, and then gulaman. Okay. And then, saka ko lalagyan ng arnibal. Pwede nyong tansyahin lang to, guys. Kasi depende sa iinom kung gaano katamis yung gusto niya. Lagyan lang natin yan ng tubig na malamig. Yan. Then, lagyan nyo lang ng ice. Okay, so, tikman na natin, guys. Wow! Sarap. Walang kupas yung palamig natin.
20 years ko nang ginagawa tong gantong palamig. Okay. Sarap. Alright, so may bago na naman kayong pwedeng i-business, guys, or pwedeng ipanghanda, o kaya pang merienda lang sa bahay para hindi na kayo bumibili sa labas. At sigurado pa kayo na malinis yung inyong palamig o sagot gulaman. Tsaka itong mga ganitong tinimpla nyo, guys, pwede nyo ilagay sa ice bag or sa lagay na ice candy para yun ang magiging yelo nyo, papalamigin nyo lang sa freezer. Tapos, instead of ice cube, yun ang ilalagay nyo para hindi na didilute yung lasa ng inyong palamig. Ganun din kung nagtitinda kayo, lagay nyo sa ice bag yung gantong tinimpla nyo na wala pang gulaman at saka sago. And i-freezer nyo, pwede nyo siya magamit na yelo sa tinitinda nyong palamig. So, habang natutunaw naman yung yelo na gawa sa palamig, ay na-maintain niya yung lasa at sarap ng inyong sagot gulaman. Alright, so thank you so much, guys, for watching this video. I hope you will do this na sa inyong mga bahay. And enjoy ngayong summer. Have a great day, everyone. Bye!